Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Nais silang layo sa Jesus sa kanila, ngunit sinabi niya sa pagkatao ito, pabayaan ninyong silang lumaki sa akin. Nais na Jesus na lumapit ang mga bata sa kanya. Mahal kong mga bata, alam ba ninyo na ang pagkakataong ito ay labis na pinanapitan ng Diyos upang kayo ay kanyang makaisa sa banal na komunyon? Mahalaga at maganda ang araw na ito, hindi lamang sa inyo, kung hindi maging sa kanya. Ganyan kayo kamahal ni Jesus. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala at kapayapaan ng ating Diyos Ama, kaysa ng ating Panginoon sa Kristo, ay sumainyong lahat. Mga bata, sumandali tayong pumahimik at alalahanin natin ang mga nagawang pagkakamali sa ating kapwa. At ito'y ating pag-isiyan upang marapat tayong gumanap sa mahalagang pagdiriwang sa araw na ito. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga hirap mga banal na ako'y pagdalangin sa Panginoong ating Diyos. Diyos namin Ama, napakabuti mo sa amin. Ngunit hindi kami hawak tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos namin Ama, napakabuti mo sa amin, ngunit hindi kami maging mabuti sa isa't isa. Hindi kami nagsikap na maging tapat sa isa't isa. Labis ko itong ikinalulungkot. Panginoon, maawa. Panginoon, maawa. May mga pagkakataong nagkukunwari kaming bulag at bingi sa pangailangan ng iba, lalo na sa mahirap at nangailangan. Kristo, maawa. Kristo, maawa. Meron ding pagkakataon na nanakit kami sa iba sa pagsasalita at paggawa ng masama. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa. Pinupuri ka namin, Diyos at Dakilang Ama, ng lahat ng biyaya na pinanggagalingan ng lahat ng bagay na aming nakamit at natamo. Turuan mo kaming mahalagat ng lagi sa mabuting bagay na ipinagkaloob mo. Dahil sa iyong dakilang pag-ibig para sa amin, tulungan mo kaming mahalin ka ng buong puso at lakas. Sinasama namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, iyong anak, na nabubuhay na gaharin kasama mo ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsipo na po. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ipinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya ipinagdalo, ang Panginoong Jesus ay tumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahan ko.
para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at sinabi, ito ang kalis ng bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Tuwing kakain kayo ng pinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkarito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Panginoon, ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam na nagbuhat sa aming ninunong na sa aming isinaysay sa sarili namin anak, ito'y hindi ililihin. Ito'y aming isaysay sa susunod nilang namin. Sa ganito, masusunod nilang lagi niyang utos ang matatag na pag-asay ilalagak sa Diyos. Sabay-sabay po tayo. Panginoon, ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Gayon pa man, itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumubuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanilang ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob ng pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Hinahatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain sa bundok niyang inakaw sa kalaban na naninigil. Panginoon, nagbigay ng pagkain bumubuhay. Magsitayin po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang mga kain na namin laban na tumingin na ang dulo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bumuhay sa ulang araw. Sa kalatangan naman ang tunay na pagkain at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aming laman at umiinom ng aming dugo ay mananatili sa akin at ako sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sabay mo ang Panginoon. So tayo ngayon ay narito, mga bata, patuloy narito. Bakit kayo narito ngayon? Kayo ay magagawin natin. Kayo ay, kanina kayo ay nag-umpisaan. Kayo tumanggap ng una ninyong pag-umpisaan. Pagkatapos ang pangungkisan, ano karunan niyo? Kayo ay tatanggap na... Ano karunan natin? Ng una
kumunyon. No? Tatanggap tayo ng unang kumunyon. Sino tinatanggap tayo sa kumunyon? Sino tinatanggap tayo sa kumunyon? Sa Jesus. No? Sa Jesus. Bahagi ng kanyang pangyala na marunong natin sa unang pagbasa kanina sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Ang sinarakunsan ay sinariwa ngayon yung nangyari sa huling hapunan na sinasabi ng Jesus. Ito ang aming katawan. Kanin niyo ito. Ito ang aming dugo. Inumin ninyo ito. Bahagi mo ng aming pangyala na kula dito na ipinahayag sa ating Ebanghelo ni San Juan pag-arapan na ipinamanin ni Jesus. Kanin niyo ang aming katawan. Inumin ninyo ang aking dugo na ibinigay ni Jesus sa huling kapunan. At tunay niya ipinagkaloob noong siya ay ipao ang muling nabuhay. Nung ibinigay niya ang kanyang buhay upang matulos tayo sa ating pagkakasala. Yun yung bahagi ko ng unsan ay huwag namin kalimutan. So kaya natin pinanggap sa Jesus sa pag-ibigay niya ng kanyang sarili. At hindi na ako yung kanyang sarili sa Espiritu. Nais na ibigay ni Jesus sa kanyang sarili sa anyo ng kanyang katawan at dugo. Hindi lamang tayo sa makasama ng Jesus tayo sa Espiritu, sa mga sabi na sa mga nangasulatan, kung mayroon niya lalo, kung tatlo na magkakatubo sa kanyang pangalan, mayroon sa Jesus. Pero sa banal na kumunyon, pinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus Kristo. Kasi bakit? Ang sabi ng Jesus, anong katawan mo ngayon pinanggap? Ang aming katawan at dugo, wala tayong kaugnayan sa atin. Hanggang sa ng Diyos, mayroon kanyang presensya. Alam, huwag naman kalimutan na noong Pasko ay pinagduriwan natin ang kapanganakan ng Jesus. Alam mo, ang Diyos na naging tao. Bakit gusto ko ng Diyos na maging tao? Kasi gusto niyang makasama ang tao. Na bagamat ito pa sa lupa, alam natin, makakasama natin ng Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. So kayo ito, kayo, bahagi ko, no? Na kayo tanggap ng unang kumunyon. Bahagi ng ating pagdiriwa. Yung inatawag ko natin Christian Initiation, yung pagpasok natin sa buhay Kristiyano, patuloyan. Ano yung una? Yung sakramento ng binyag. Pangalawa, ang sakramento ng banal na kumunyon. Pangatlo, ang sakramento ng kumpi. So, para masabi natin na maging darap tayong mga Kristiyano, Katolikong Kristiyano, hindi lang po binyag. Bahagi ko. At ito yung buwala na nais na ipagkaroon ng buong nakapag. Na magandang natin sa Jesus sa ano ng tinapaw at ng alak. Nais ng Diyos na makasama ang tao. Kaya huwag natin pakinabang, huwag natin hayaan na masira ang pakinabang nito. So magandang po kayo mga bata, ng kapag-araw na linggo, nakasisimba kayo. Pero simula ngayon, kapag kayo tumanggap ngayon ng banal na kumunyon, every Sunday, pwede na kayong tumanggap ng banal na
kumunyon. No? Pwede na kayong tumanggap ng banal na kumunyon. Pagtanggap ninyo kay Jesus. Bakit? Kasi bahagi ng biyaya na ito nagkakaluan ng buong nagkapan. No? Ito yung simbolo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na nawa ay makita sa ating buhay dito sa lupa. Kaganapan ang pinahayag ni Jesus sa banal na kasulatan. Sino man hindi kumain ng aking laman at hindi uminom ng aking dugo ay hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, mga bata, sa pagdurugan na ito, sa pagtanggap ninyo ng unang kumagal, huwag niyong kalimutan. Na sino tinatanggap ninyo? Sino tinatanggap ninyo? Si Jesus, ang Diyos na naging tao. Ang Diyos na nagnanais na makasama ang tao. Hindi naman sa langit. Hindi naman sa langit. Ngunit, habang tayo narito sa daigdig na ito. At ito rin po na magbibigay sa ating lakas na pagkulos natin sa daigdig na ito. Bakit? Kasi yung lakas na binibigay ng pagkain ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo kumakain ng tatlong beses sa loob ng isang araw. Matuso, hindi lang tatlong beses, no? Magkahan, tangaluan, at saka hapunan. At mayroon pa, mayroon pa. No? So, yun ang bahagi ko para tayo maluhay. Tayo, bilang mga Panginoon Paraguay, Kristiyano, Katoliko, pinakailangan din natin ng espiritual na pagkain. Ito rin yung binibigay ng Jesus sa banal na pagdiriwang ng misa. Una, alin, yung kanyang salita. Na itong bahagi na ito yung tinatawag natin salita, liturgia ng salita ng Diyos. So yung pinag-inilaw natin yung banal na kasulatan. At yung pangalawang bahagi ay alin, ang liturgia ng Eucharistia. Ang liturgia ng katawan at dugo ni Kristo. Bakit ba mayroon tayo yan? Kasi ang pangalit natin kalimutan natin na sa ang Diyos ay hindi lamang salita. Ngunit ang Diyos ay ang salita na naging tao. Ang salita na hindi mo natin ang salita. Ngunit ang salita na mayroon pag-anapan. Siguro ang sinasabi ng Jesus na I will be with you forever for the end of time. In spirit. Death. Nais ng Diyos na tayo makasama niya habang nabubuhay. Hanggang sa wakas ng panahon. Hindi lamang sa espiritu ngunit katawan at dugo. Sa anyo ng tinapay at ng alam. So kaya na iniwala tayo na sa loob ng banal na pagdiriwa ng misa, ang papirasong tumapay ay nagiging ang nangyari sa kabila ng tumapay? Nagiging? Nagiging ano? Ang nangyari sa tumapay? Nagiging? Katawan ni Kristo. At yung kapurahan yung patak ng dugo. Ah, sorry. Ang patak ng alak. Ang ilang patak ng alak ay nanunin dugo ni Kristo. So, dahil na ni Santos na maparating tayo sa kanya. At yun ito yung magbibigay sa ating lakas. Kumisan niya mga taong sinasabi ng hirapan ng banal na tungkulin ng pagiging Kristiyano. Bakit? Kasi nakakalimutan na na sila yung pakainin ng kanilang sarili ng ano, ng salita ng Diyos
at ang kanyang katawan na dugo. So talaga po, no? Nagbituro niya ng salita ng Diyos at bituro niya ng katawan at dugo ni Kristo. Kaya na, mula po ngayon ay everything na kayo nagbiruan ng misa, inaanyayahan na kayo ay tumanggap ng banal na kumunyon. Maliban lamang sa dalawang hadlang, na pwedeng maging kayo na kung hindi tayo tumanggap ng banal na kumunyon. Ano ang dalawang hadlang ito? Kapag kayo ay may kapag kayo ay may kasalanan malaki. Ano? Sana po namasya na tayo ng kasalanan. Kapag tayo lumabag sa utos, kayo ng utos, sa utos na Diyos. Ilan ang utos ng Diyos? Sampung utos ng Diyos. Ano ba yung sampung utos ng Diyos? Parang nahirapan kayo sa magot ng utos, no? O naman ba ang utos ng Diyos? Ano naman ang utos ng Diyos? O sabi-sabi niya, sa bagay, lalo lang kayong magkakaroon.
sana. So kung kayo ay mayroon madalang kasalanan, mag-umpisal mo na. Mag-umpisal mo na. Pangalang dahilan, mag-umpisal sa pagkakas ng banal na kumunyon, ano'y kalawang hatla para makapanggap ka ng banal na kumunyon? Ano'y pangalawa? Yung tinatawag natin, Eucharistic fasting. Ano'y Eucharistic fasting? Yung hindi pagkain, kapag sinabi natin yung fasting, hindi pagkain. Hindi pagkain ng anuman, maling ng panunod, maling na tubig. Pero exemption, tubig. Pwede mo tubig. Gano'ng katagal? Bago na kumunod? Isang oras bago mag-kumunod. Kung halimbawa, mamaya, 9:50, dapat mula ng 8:50. Hindi kayo tumanggap na hindi kayo kumain. Hindi kayo kumain ng tundi. Hindi kayo kumain ng tinapay. Hindi kayo uminom ng soft drinks. Isang oras ang tawag natin ng pag-aayuno. Ng isang oras bago mag-kumunyon. Bakit? Kasi si Jesus ang inyong tatanggapin. So, una kailangan pagandaan natin ang tatanggapin natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. So, pahalagahan natin. So, kaya po, meron tayong isang oras na hindi pagkain o pag-inom, malunan ng tubig sa pagtanggap natin ng banal na kumunyon. So, ito po yung dalawang hadlang. Kung wala itong dalawang hadlang, tumanggapalo ng banal na kumunyon. Tumanggapalo ng banal na kumunyon. Yung pong ispoko natin ng confession ay tuwing unang Biyernes ng buwan ay meron tayong pagpisal. Kung pwede naman nung i-schedule ninyo kung gusto ninyo mag-umpisal. Depende rin nyo sa schedule ninyo at sa schedule ko. Pwede yung sabihin niya, Father, pwede mo ba kayo ngayon? Pwede ba mag-umpisal? So, pwede mo naman. So, pero tuwing unang Biyernes ng buwan, tuwing ika-anim ng gabi, yung ating confession, during the celebration ng Holy Hour, ay tayo po ay nagpapakumpisal. So, mamaya ng alas 6, meron mo tayong kumpisal. Malibang ang pangalan dito, kumisang kapag bago dumating yung panahon ng Kwaresma at bago dumating yung panahon ng Kapaskuhan, tayo rin po ay nagkakaroon ng kumpisalang bayan. Pero kapag walang hanggang, tumanggap ng banal na kumunyon. Kasi ang tinatanggap ninyo ay walang iba kundi si Jesus. Nais ng Diyos na makasama tayo. Kahit nandito pa naman sa lupa, hindi namin sa Espiritu, ngunit katawan at dugo. Kasi ito yung panyang ng pinahayag ni Jesus. Noong huli ng bulan, ang maliwanag ko na ang napamanan sa ating Jesus, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So, kapag inaalala natin sa Jesus, kung dutusin po, hindi lang natin naalala, talagang tinatanggap natin ang dakilang biyaya. Dahil, na makasama natin ang presensya ng Diyos. Ang kasama natin ng Diyos. At hindi lang basta kasama natin ng Diyos. Pinatanggap natin ang Diyos. Naging kaisa tayo ng Diyos.
So, isang buhay ako na huwag natin kalimutan. Kaysa natin ang Diyos. Katawan at Espiritu. Katawan at Espiritu. So, ito yung bagay na kung saan ang nawa ko mamaya at sa pang-araw-araw ng buhay ay huwag natin kalimutan na maging bahagi na natin pagkilos. Lalo na po pag-aaral ng mundo at Diyos ang Panginoon. Well, yung pag-aaral mo po ng isang pagpapa bilang bahagi po kasi ngayon po ay 100 years. 100 years na ng apparition of Fatima. Ano ito lang po yung pag-aaral ng Catholic Research Conference of the Philippines? No? Masana, well, anong sana ang nangyong isa sa tanong sa aming mga mahal na buhay ng Fatima na ipinakita na po sa tatlong bata. No? Nagpakita po kasi yung mahal na buhay ng Fatima sa tatlong bata. Sina Maria, Francisco, at saka si Lucia. No? Nagpakita siya. Ito saan sa bonsahe ng mahal na buhay ng Fatima dito sa tatlong bata na rin. Yung daily reception of the Holy Eucharist. Kumari. Kumari rin. Araw-araw kayong magsumba at tanggapin ninyo sa Jesus sa banal na Eucharistia. So, medyo may kabigatan araw-araw. Hindi naman natin matagawa yun. Kahit na po every Sunday. Pero yun ang usahe ng mahal na buhay ng Fatima sa tatlong bata, palagi ninyong tanggapin sa Jesus sa banal na Eucharistia. Bakit? Kasi yun ang langit. Ano yung langit? Ang makasama ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng langit, makasama ang Diyos. Kaya kayo pinagdanasal natin sa Ama namin, ang sabi natin, Ama namin, sumasalanta sa painangal ng masaado ng kaharian mo, dito sa lupa para lang sa dami. So isa ng pag-aari ng Diyos na maramdaman natin ngayon ang pagtanggap natin kay Jesus ng kanyang salita at ng kanyang katawan at bubo. At yan ang nangyayari sa banal na pagdaliwang ng Misa. Una, tinatawag niya sa Jesus sa kanyang salita. Kasi bahagi mo, pwede kayong magsimba. Pwede naman kayong magsimba every day or every Sunday. Pero ngayon, hindi kayo pwede tumanggap ng komunyon. So ngayon, gawa na ngayon first communion, pwede na kayong tumanggap ng komunyon. So kaya ito yung bahay na kung saan ay nawa po ay pahalagahan natin na kung maaari tumanggap tayo ng komunyon. Mas malimit, mas maibig. No? Mas malimit, mas maibig. Sabi nga ay, Father, pwede bang tanggapin sa Jesus na halimbawa, ilang beses na ako magsumba kung ayaw ng Linggo, pwede mo tanggapin na hanggang dalawa lang. No? Pwede yung dalawa lang. Halimbawa po ay kayo ay mag-misa ng Santo Mass. Pagkatapos sa halimbawa ay meron mo itinasal, hindi na kayo, may misa, pwede kayo panunggap ko. Hindi kaya yung mga ng Sunday Mass, pagkatapos ay meron inibig, nakipaglumit kayo, may misa rin, pwede kayo tumanggap. So, hanggang dalawa sa loob ng isang araw. Pero yung pangyaya na pinahayag mo sa atin, yung pangyaya na loob, matanggap natin sa Jesus, every kung mas malimit, mas maibig. Kung wala ang hadla. So, ano rin yung hadla? Ano rin yung kayo ang hadla? Ang una ay kapag kayo ay may? Ano rin yung hadla? Kung hindi ko manalap sa Jesus, kapag kayo ay may? Malaking
kasalanan. Kabagawan ka ng kasalanan, ang mga gawin para matanap ang Diyos ng Diyos. Mawin mo yun. Isa. Ang sulunan mo ng hadlang. Kapag may malaking kasalanan, kawalan ka ng kasalanan, tumanggap ka ng dalaw na tumanggap. Pangalawa, ay kapag kayo ay kumain o umuno, maliban na ano yung exception? Ano? Maliban na tuloy. Ilang oras bago mo umuno? Isang oras bago mo. So ito lang po yung dalawa. Pero kung tatagkawin kayo pag-umuno ng misa, walang hadlang tumanggap kayo ng kumuno. Bakit? Kasi si Jesus nun, naisangos na makasama tayo katawan at espiritu. Katawan at espiritu. Isang buwaya po yan. Isang buwaya po yan. Dahil tayo lang mga kapulong kristyano ang nagsasabi na pinatanggap ninyo ang Diyos, katawan at espiritu. Iba po natin mga kapatid na mga kristyano. Pinatanggapin ninyo ang salita ng Diyos. Ba't hindi mo ito ang hindi na sinasabi na tanggapin mo ang katawan ng Diyos? Tayo lang mo ang may paniniwalang pinatanggap namin. Hindi lang mo ang salita ng Diyos, ngunit ang katawan ng Diyos. Sa dama ng pagbuliwang ng kumunyon. Ano lang ang sabi? Kapag kasama natin ang Diyos, sino pa ang lalaban sa atin? Sino po yung panggagalingan natin ng ating lakas para mo sa atin, para natin ang pagiging pagkasunod ng ating Panginoong Yesu Kristo. So, hindi mo natin Panginoon sa pagtanggap ko sa iyo. Bigyan mo ko ng lakas, maling, paglabanan ang kasalanan. Bigyan mo ako ng lakas para ano? Na ako ay makagawa ng kabutihan. Sa pagdasal ng mga kapulungan, tulungan mo ako Panginoon natin na ako ay makapag-aral ng maayos. Kapag kayo tumanggap ng kapulungan, tulungan mo kay Jesus na rin. Panginoon, tulungan mo ako na maiwasan ang magiging tamad. So, mula natin bakit? Sa susunod eh. Yan ang ating Diyos. Mayroon natin pakinabangan. Pagpapanibago ng pangako sa inyo. Sisitihan po yung makina. Sitiyo po yung lahat ng mga bata na First Communion. Magsitayo po ito. Mga bata, ngayon ay muli ninyong patanggapin ang pangako ng bunyan dahil nung kayo ay binibigyan ang inyong mga ninong at ninang ang sumagot sa inyo. Kaya ngayon, ang ating simbahan ay muli kayong patanggapin at kayo mismo ang mga mako para sa inyong sarili.
Handa na ba kayong sumunod? Ipinangako ba ninyo sa Satanas? Ipinangako ba ninyo ang kanyang mga sabang balayo? Mahiwala ba kayo sa Diyos at ang nakatatulong sa lahat ng magawa ng langit at lupa? Mahiwala ba kayo ng sa Kristo na kumpirma anak na nagkatalang tao at magpakasakit para sa atin? Mahiwala ba kayo na sa pagpapalilong ng banal na misa ay pinatanggap natin ang katawan na tulong ng Jesus? Mahiwala ba kayo sa banal na sumba ang katulukan sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan at muling pagkakulong na maging tapat sa inyong pangako. Isang pananampalataya. Number 2.